Andito na naman ang inyong kapapa. Bumabiyahe na naman kahit maulan. So, wala tayong pinipili kahit umulan man at umaraw. Ang inyong kapapa ay nagtatrabaho. Medyo maulan ang panahon ngayon dahil may tira-tira pa yung bagyo. Kaya maulan nang maghapon na yung ulan. Lagi nang nakababad ang inyong kapapa sa labas dahil kailangan natin magtrabaho para meron tayong pambiling gatas. Meron pambiling gatas ang inyong kapapa. Nagagatas pa kasi ang inyong kapapa. Bibi pa. Kaya kailangan magtrabaho para pambiling gatas. So ngayon, medyo hindi maganda ang panahon. Dahil maghapon na yung ulan, hindi na tumitigil. Nagagalit na yung mga kababayan nating laging binabaha. Dahil yung mga ibang kababayan natin ay ang kanilang mga bahay ay nalubog na sa baha. Lalo na sa mga parting mababa ang lugar. So, lubog na sila sa baha. Kaya kawawa rin ang ating mga kababayan na lumulubog ang kanilang bahay. Dahil sa tubig ulan. Kaya sana, tumigil naman yung ulan na makapagpahinga naman yung ating mga kababayan na sobra nang nasalanta sa baha. Sana yung ulan ni tuwing gabi lang, ano? Tuwing matutulog lang tayo pag araw ng trabaho ay walang ulan. Sana may ganun, ano? Para maganda yung pagtatrabaho natin, walang aberya, walang mga nabaha. Kumbaga, uulan lang ng ano, mga 3 oras, o stigil na. Kasi pag maghapon yung ulan at tuloy-tuloy, nakaw, kawawa na naman ng ating mga kababayan. Lumulubog na ang kanilang mga bahay. Lalo na pag mababa yung mga lugar na ano, mabilis silang bahain. Ayan. Nandito na ako sa area ng EDSA at napaka-traffic na. Nagsiksikan na yung mga sasakyan. Dahil uwi na. Kaya wala tayong magawa kundi pumila. Time check is 5:20 na. So, labasan na talaga ng mga kababayan nating nagtatrabaho. Ako wala pa. Wala tong oras. Basta may lakad pa yung mga bus ko at mga kailangan ihatid. So, ang inyong kapapa ay no limit sa oras. Okay lang, kay enjoy naman ang inyong kapapa sa pag tatrabaho. Sanay naman tayo sa hirap at ginawa. Basta meron lang tayong mapagkukunan na pang araw-araw.
Yeah, tis. Para kumita tayo ng pera sa pang-araw-araw. Ayan, nandito na ako sa bahagi ng Magallanes. At sobrang traffic talaga. Talagang dik-dikan. Buti na lang ay yung gawain kong dapat kong gagawin ay pinapagawa ni Busta iba dahil talagang hindi ko matutukan yung pagkagawa ng bilang isang installer carpentero. Yeah, yung trabaho doon na meron kasi doon pinapagawa si Bo sa bahay niya, so pinapagawa na lang niya sa iba. Alam niyo yung paggawa ng ceiling dahil malaking trabaho yun, hindi kaya ng inyong kapapa. Sa dami rin ng aking trabaho hindi ko rin matutukan. Kaya kumuha na lang si boss ng ibang tagagawa. Pero yung iba, sa akin. Pagawa niya sa akin. Pero yung mabilisan na gusto niyang matapos, kapit pagawa na lang niya. So, ipapakita ko sa inyo yung mga taong gumagawa doon. Paano nila ginawa? Lalo na yung mag-isa ka lang, na ikaw lang yung gagawa. Yan, papakita ko sa inyo. Kasi may araw din yung mga tao doon na may mag-isa lang din siya na pumapasok. Kaya tinawanan ko siya ng video na siya lang mag-isa. Na wala siyang kasama. Kaya nararanasan din ng mag-isa. Yung manggagawa na wala siyang helper. So, papakita ko siya sa inyo. Ayan, si brother. Ano kayo pangalan mo? Alvin. Ha? Alvin. Alvin, ayan si Alvin. Si Alvin ngayon ay nag-iisa, nagtatrabaho dito sa loob ng tahanan ng aking boss. Wala siya ngayon kasama dahil ang iyang kasama ay umuwi. Saan nag-umuwi yung kasama mo? Cavite. Sa Cavite. So, ngayon ay wala siyang kasama. So, ganun din yung inyong kapapa. Nung araw na ginawa ko yung pader na yan, no, na nasa likuran niya. Ako lang mag-isa niyan. So, ganun kahirap ang trabador na mag-isa ka lang gagawa. Wala kang katulong. Ayan, napakasipag ni Alvin. Ayan. At titingnan natin ngayon kung paano niya gagawin na siya lang mag-isa. Ayan. Ayan, ikaw pa ang aakyat dyan. Walang aabot sa'yo. Ayan, nakikita nyo. Ganon kahirap ang mag-isa ka lang. Na wala kang kasama. Kailangan madiskarte pala dyan. Kasi walang tagahawak. Ayan o. Kailangan pala ng ipit-ipit dyan. Kasi napakakitid na yung ano, yung side na yan. Kailangan mong mabusisi ka para makita mo yung gawa mo na walang sablay. Yan. So, nagawa na nila to yung iba. Ayan o. Oh. Yan. So, malawak na yung nagawa. Hindi ko lang na-vlog kasi busy ang iyong papa. Yan. So, ngayon, yung mga gilid-gilid na lang yung ginagawa niya. Kasi tapos na yung mga sa itaas na bahagi. So, yun.
So, yung gilid-gilid na lang. Meron kasi itong mga... Ano ba tawag niya? Anong tawag niya sa gilid eh? Ikaw? Oo. Ano lang yan? Pinakasyado na yun. Hmm. So, hindi kasi ako kapintiro kasi hindi ko alam yung gawa na yan. So, ako gaya-gaya ang kapintiro lang ako. Yan kasing pader na yan. Ako lang pinagawa ni boss niyan. Kaya di ako marunong, tsamba-tsamba na lang. Ganun. Ganun kahirap lang, ikaw lang mag-isa. Walang helper. So, naranasan din niya ngayon kung paano mag-isa. Wala siyang katulong ngayon. Nagagawa. Siya yung mag-uurong ng hagdanan. Magka-cutting ng Gibson board. Mag-aabot ng bala. O siya lang din. Kaya ako, hindi rin ako makatulong sa kanya dahil marami rin akong trabahong gagawin. Kaya, masulput-sulput lang din ako. Kaya natsambahan ko ngayon siya. Mag-isa. Siya lang ngayon magkagawa. Mag-isa dyan ngayon. Yan. Yan ang tunay na ano. Ano bang tawag yan? Stroller. Stroller. Ayan. Stroller pala kung tawagin yan. Pasensyaan nyo na kasi hindi ako marunong yan. Wala kasi akong alam sa mga pangalan-pangalan ng mga manggagawang ano, Pinoy. So ayan si Alvin. Isang masipag na stroller. Ngayon, mag-isa lang siya. Wala siyang kasama. Walang nag-aalalay. Mamaluktok na yung katawan ni Alvin. Mabarinahan lang yung ano, Gibson board. Oh, mahirap talaga ng trabaho na yan. Kailangan nila, 0-0 ang gawa niyan. 0-0 yung sukat. Pag sumubra, baba ka na naman. Kailangan sigurado pala yung sukat mo. Kailangan walang supply. Lalo na niya, mag-isa ka lang. Yan, ito naman yung ano, electrician. Ang
nagkakapit ng ilaw ng tahanan. Siya lang din mag-isa, wala siyang kasama. Wala din siyang helper. Solo lang siya. Para saan naman yung gagawin mo? Para saan naman yan? Ah, yung bali ano mo, tapalan. Yun. Yung dating pinagkakabitan ay malaki yung butas, kaya kailangan niya ng tapalan. Meron siyang kinuhang ano, plywood. Para pantapal dun sa butas ng malaki. Sa ngayon yan, lagyan ng, ano may tawag yan? Pasas? Yan. Kaya titingnan natin kung paano gagawin niya ng pagbubutas. Hindi ba yung tatago sa ano? Sa ilalim? Ah, dahan-dahan lang. Kartihan pala yan.